Hello mga ka-iBags. Ngayon, iBags talaga. Oh. Shout out po sa mga puyaters na kagaya ko. Yung mga nagsusumikap, nag-iisip ng solusyon sa mga problema. Di kaya naman, talaga pupuyat lang dahil sa cellphone. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, pag-usapan natin. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong bahay? Malaking bahay. O kaya, gusto mo ba magkaroon ng sarili mong negosyo? Sa isang iglap lang magkakaroon ka kagad. Yung hindi ka tataya sa loto. Hindi ka na pupunta sa lotohan. O para umasang mananalo ka tapos papatayo ka ng sarili mong bahay. Ayon sa source ng ating mga butihing Marites, ang solusyon daw para makapagpatayo ka ng sarili mong bahay ng mabilisan is mag-asawa ka daw. Mag-asawa ka daw ng foreigner. Hindi Pilipino talaga. Hindi Pilipino, foreigner talaga dapat ang mapangasawa mo para makapagpatayo ka ng mabilis na bahay. Ay, ng malaking bahay sa mabilis na paraan. Hindi ba pwede yung kaya ka nakapag-asawa ng foreigner? Kasi na-inlove ka lang. Charo. Eh, bakit naman si foreigner ang pagpapagawain natin ng bahay? Pinatago ba tayong pera sa kanila? Wala naman. Pero, kung si foreigner na napangasawa mo ay inalok ka, napapagawa ang kanya ng bahay. Uy, swerte ka na. Sana all. Pero mga ka-iBags, sa totoong buhay, hindi lahat ng foreigner ay mayayaman. Meron ding mga ultimong tao, o yung mga taong nagsusumikap lang din, kagaya natin dyan sa Pilipinas. Pero foreigner sila. Kaya kapag may nakita kang Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner, huwag mo namang isipin na nandahil sa foreigner kaya siya nakapagpagawa ng bahay. Dahil hindi mo alam, you'll never know. Malay mo, bunga yun ang sarili niyang pagsisikap at pagtitiis kung saan bansa man siya naroon. Yan ang tinatawag na independent woman.